Mga ka-Republic, hindi na pinahirit pa ng Hinebra ang Meralco. Sa pangungunan ni Justin Brownlee, winalist ng Gene Kings ang vote sa kanilang best of 5 quarterfinals. Pasok na sa semis ang mga mag-aala. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatalo ni Alin Dorham si Justin Brownlee sa isang series. Samantala, nakaiwas naman ang Converge sa palakol ng SMB. Nagwagi ang Fiber Xers sa Game 3 ng kanilang sariling version ng Best of 5. Ngunit may masususpinding mga referee pagkatapos ng takas na panalo ng mga bataan ni Coach Franco Atienza laban sa magsiservisa. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maagang tinapos ng Barangay Hinebra ang mahigpit nilang karibal na Meralco. Hindi ito naging madali para sa Gene Kings dahil halos kontrolado ng bulsang naunang tatlong quarters sa likod ng napakagandang performance pa rin ni Alin Dorham. Desidido ang Meralco import na isalba ang kanyang kupunan sa walis na handa ng i-deliver ng Barangay Hinebra. Lamang pa ng 10 puntos ang Bolts, ngunit sa pagsisimula ng 4th quarter ay back-to-back 4 ang itinarak ni Justin Brownlee upang ibaba ang kalamangan ng Meralco sa 2. Dito na nabuhay ang 6th man ng Gene Kings na nagsimulang mag-chant ng Hinebra, Hinebra. Kung sa mga locals ng Bolts ay may epekto ang ganitong sigaw ng mga fans, parang di apektado si Alin Dorham. Isa siya sa mga Meralco players na nagpapakita ng tatag, hindi nababawasan ang determinasyong hadlangan ang Hinebra Rally. Gusto na mga itong madugtungan pa ang series, gusto na mga itong manatili pang buhay ang kanilang kampanya. Ngunit nakatakda talagang magkatotoo ang sinabi ni Luigi Trillo sa media bago pa ang Game 2. Pipilitin daw nilang maitabla ang series dahil pag natalo ulit sila sa Game 2 ay maghihingalo na ang kanilang kampanya. At pinaghingalo nga sila ni Justin Brownlee sa Game 2. Panalo na sana sila ngunit inagaw iyon sa kanila ni JB32. Naghihingalo ang kanilang kampanya nang dumating ang Game 3 kagabi at si Justin Brownlee pa rin ang literal na lumagot sa kanilang hininga. Back-to-back 4 ang itinarak ng Hinebra Import bilang paunang mensahe na isusweep na sila ng Gene Kings. Sa post-game interview, inamin ni Coach Timcao na halos hindi pa rin daw siya makapaniwalang na sweep nila ang Meralco, ang kupunan na nagpatalsik sa kanila sa All-Filipino semifinals. Mula first quarter hanggang sa pagtatapos ng third kanto ay mukhang makukuha ng Meralco ang Game 3. Bukod kay Alin Dorham ay matalas din ang opensa ni Nabung Quinto na may 19 points, Newsom 14, Hads at Banquero 10 apiece at may 7 points naman si Andrew Karam. Ngunit ang fourth quarter surge ng opensa ng Hinebra ang di na kaya ng pigilan ng Meralco. Well ahead pa ang Bolts ng 10 puntos nang simula ni Brownlee ang pagbalikwas ng mga mag-aala. Back-to-back 4 na naging hudyat ng muling pagdumina ng Gene Kings sa tropang kuryente. Nag-contribute si JB ng kabuuang 23 points kasama ang kanyang back-to-back 4-pointers, samantalang may tig 19 points naman si Japheth Aguilar at Stephen Holt. Nagdagdag naman si RJ Abarrientos ng 17 points kasama ang end-one acrobatic shot mula sa foul ni Brandon Bates. 17 points din ang contribution ni Maverick Ahanmisi. Sa panalong ito ng Barangay Hinebra, bias sweep over Meralco, biglang tikom ang bibig ng mga talangkang Hinebra haters. Natigil ang kuda ng mga talangka matapos ang masterful performance ng Hinebra. Maghihintay naman ang Gene Kings kung sino ang kakalabanin nila sa semis. Magkaharap pa ang SMB at Converge sa Game 4 sa araw ng Biyernes. Samantala, naging mainit at intense ang Game 3 between SMB and Converge sa pangalawang laro kagabi sa Ninoy Aquino Stadium. Nagwagi ang Fiber Xers sa isang laban na nabahira ng PC Calan. Nadugtungan pa ang kampanya ng Converge matapos nilang maitakas ang panalo 114-112. Ito ang unang panalo ng Converge sa playoffs. Lumamang ng 21 big points ang SMB ngunit masyadong nag-relax ang Birnen kaya't pinagbayad sila ng Fiber Xers ng mahal.
Unti-unting nakadikit ang mga bataan ni Coach Franco Atienza sa pangunguna ni Jalen Jones, scoring 48 points sa fourth quarter upang maimarka ang isang big upset. Nabigo ang SMB na matularan ang sweep na ginawa ng Ginebra laban sa Meralco sa mas naunang laro. Ngunit nabahira ng kontrobersya ang panalo ng Converge. Sinabi ng PBA committee na may mga refereeing masususpindi pagkatapos ng laban. Isang buzzer beating jump shot ni Alec Stockton ang nagbigay ng panalo para sa Converge. Ngunit ang reklamo ni SMB assistant playing coach Chris Ross, wala daw dapat sa laro si Alec Stockton. First quarter pa lang daw dapat ay nasa dugout na si Alec Stockton dahil sa F2 o playground 2 foul na nakumit nito laban kay Chris Rosales ng SMB. With about 6 seconds to go sa first quarter, sinikon ni Stockton si Rosales above the shoulder at dapat nga raw itong mabigyan ng F2 kung saan automatiko itong ejected sa laro. F2 foul nga ang initial na tawag ng mga referee. Ngunit binago ng mga referee ang infraction, ibinaba ito sa F1 foul kung saan 3 minuto lang itong mawawala sa laro. At sa dulo, ito pala ang magtatarak ng buzzer beating shots sa ngalangala ng SMB. Ang tanong natin, kung nanalo sa larong ito ang SMB, mauungkat pa ba ang infraction ni Alec Stockton sa first quarter? Gagawa raw ng aksyon ang PBA, sabi agad ni Kume Willie Martial. May mga refereeing masususpindi. Nagtataka lang tayo, bakit ang bilis ng aksyon ng commissioner na talo lang ang SMB? Bakit walang kibo ang mga PBA official sa panunusok ni Ian Sanggalang sa mata ni Aaron Fuller? Anyway, may 2 chance pa ang SMB para sungkitin ang isang semifinal slot. Ngunit sa Biyernes pa po iyan mangyayari. Magbibigay daan muna ang PBA sa East Asia Super League na may game bukas sa Mall of Asia Arena. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Armando Quinto. Ganyan po ang mga Batanggenyo. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Bebot Cecilio TV. Shoutout sa iyo, Idol. Tinapos na nga. Sa iyo rin, Henya Lau. Shoutout sa iyo. Salamat sa panonood, Idol. Sa iyo rin, Rino Baral. Literal na winalis. Tama ka. Sa iyo rin, shoutout, Harvey De La Cruz. Shoutout sa iyo, KNSED. At sa iyo rin, shoutout, Merson Kabadi Vlog dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Nakatatlo na tayo. Sa iyo rin, Angela Grace Ribucas. Nakatrisuro na nga tayo. Sa iyo rin, Aris Girl. Hindi na pinahiret. Tama ka. Sa iyo rin, shoutout, Reggie Jimenez. Salamat na andyan ka, Idol. Sa iyo rin, shoutout, Joscoro Sampang. Makakapagpahinga sandali. At sa iyo, Rosemary Juan, huwag maniwala sa fake news. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.